Yo, what's up? Ito nga pala si Bendeatha at syempre kasama ko ngayon si P-Mac. P-Mac, ganda ng pangalan. At nandito tayo ngayon sa Usapang Kanto, ang bagong show ng Homeworkzmusic YouTube channel. So dito mapag-uusapan natin ang kung ano-ano mga bagay-bagay, kung ano yung mga nasa paligid, kung ano yung mga nakikita natin, yung mga nararanasan natin sa araw-araw po pwede natin pag-usapan dito. So ano ba, Perry, kamusta? Oh, kumusta ba, Utol, Bendeatha? Okay naman. Before anything else, gusto ko muna i-greet yung mga kasamahan natin o mga kapatid nating Chinese. Ay, oo nga pala, no? Happy Chinese New Year. Kong Hei Fat Choy sa inyong lahat. At parang taon ko ngayon, ah. Oh, Year of the Pig. Panas yun, ah. Ang lakas mga asar, ah. Sumabay talaga, ha? Hindi ako nagsabi, no? Ikaw, yun sinabi ko na. Yun yung ano ngayon, yung hype ngayon. Oh, maraming okay. Kababuyan mangyayari ngayon, taon na to. Pati host. Sige, so ano ba? Sanay tayo dyan. Sinong una natin bababuyan? Hindi, meron tayong pag-uusapan na himay-himay natin. Ah, himay natin. Kala ko una natin bababuyan yung nagngangalang Connie. Hindi pala. Wag naman. Karespe-respeto yun. Ikaw naman. May tumutunog na. Ah, kumusta naman yung mga gigs mo pala, Bendeatha? Ayun, okay naman. May paunti-unti naman. Ito, Paddy's Point, syempre, dire-direcho tayo dyan. Magkakaroon pa tayo ng schedule ngayong February. Uy, Paddy's Point, baka gusto nyo mag-sponsor sa Homeworkzmusic YouTube channel. Kausapin natin sila. Lalagay natin sa ilalim. Tapos gagawin natin yung Paddy's Point, no? Tama. Okay. Tsaka more gigs. Yan, sa lahat ng mga Homeworkzmusic artists. Okay. Tsaka yung album mo, di ba? Ayun, Bendeatha Musika ng Masa. Pinopromote ko po. Yung new single with Luke Mejares. Yes, yung lalabas namin music video ngayong February. Mm-hmm. Abangan nyo po yun. Sanay Ako na lang featuring Luke Mejares. Oo. Of course, Bendeatha with Luke Mejares. Abangan nyo yan. Siyempre, under Homeworkzmusic ni Homeworkzmusic. JR. Na, Homeworkzmusic. Na dapat original music only. Yeah. Yes, of course. And speaking of original music, siyempre, mas magandang pag-usapan natin tungkol sa OPM. Uy, siyempre lahat tayo nakabilang dyan, di ba? Oh, kumusta naman ang OPM, Bendeatha, sa tingin mo? Itong mga nakaraang taon? Siyempre, ang OPM naman nandyan. Kahit sabihin natin may mga pumapasok tayo, mga foreign acts, mga foreign artists. Mm-hmm. Siyempre, di talaga mawawalang OPM. Siyempre, Pinoy tayo. So, talagang marami pa rin gumagawa. Marami pa rin mga musikero, mga artists na patuloy na gumagawa ng mga gandang musika dito sa atin. Tsaka, siyempre, mas nakakatuwa dahil... Ang daming mga indie artists, di ba? Oh, totoo. Ang daming mga lumalabas sa indie artists na dati, ano lang talaga eh. Ngayon, nasa mainstream na sila. Oh, dahil sa social media, di ba? Malaki ang tulong ng social media. Dahil kumbaga, kung ano yung mga nagagawa agad nila music, ina-upload ka agad nila, tapos nakukuha nila yung atensyon ng tao na pinapanood, nagkakaroon sila ng mga maraming followers. Oo. So talagang naiba na talaga yung sitwasyon ngayon. Oh, last year, di ba? Andiyan... Hanggang ngayon, pumutok na yung mga bandang December Avenue, Four of Spades, and then sa hip-hop, ang dami rin, di ba? Oh, yan, sila Shanty Dope. Yan, maraming mga bago talaga. Saka yung mga bata ngayon, yung mga parang mga trap music, talagang yung mga yung generation nila na talaga. Ang galing ng gumawa, di ba? Iba. Kumbaga, yung mga bata na yun, kahit sabi mong wala sila mga record label, pero... Pagdating naman sa pagiging positibo nila sa music, talagang gagawa sila, magre-record sila, tapos i-upload nila. Mm-hmm. Ang nakakagulat doon, maraming mga kaedad nila na sa generation nilang sumusunod. Pero sa tingin mo, ikaw ang tagal mo na sa music industry. Matanda ako? Hindi naman. Ano ba yung tagal? Eh? Ano, gano'ng katagal? Yeah. Medyo matagal na. Wala ka pa naman rayo, mga kato ni Kuya Boy. Si Kuya Boy meron ngayon, kaya hindi mo halata. Nagamot yan eh. Oo. Ano yung gamot niya? Planax. Hello Planax, pwede kayo mag-sponsor sa amin. Kala ko yung gamot niya yung itim na bato. Ay, iba naman yun. For relax naman yun. Hindi, yun. Oh. Yung tanong ko sa'yo, medyo matagal ka na sa industry, di ba? Kung ikaw papipiliin, mas gusto mo ba sa magkaroon ng isang major label na contract artist ka or mag-indie ka pa rin? Siyempre, meron mga advantages tsaka disadvantages din. Mm-hmm. Diba? Para sa akin, pag nasa record label ka, siyempre, depende na lang kung paano ka aalagaan ng label mo. Tama. Promotion, hindi ka na mahirapan. Nung araw, meron pang mall tour.
Radio tour. Lahat yan, ibibigay lahat sa'yo. Minsan pa nga, kumukuha pa yun ng mga stylist na para damitan ka. Depende sa kung ano yung kinikater mo na music. Kung rock ka, o alternative ka, or pop ka, di ba? Mga so, ganyan pa. So, naranasan nyo yun. May stylist ang Salbakuta dati. Kami? Wala. In-sponsoran lang kami. Kung ano na masuot namin, bahala na. Siyempre, hip-hop. Kung ano lang malaki, yun ang bagay nun eh. Oh, di ba? May photoshoot pa kayo nun, di ba? Oh, meron pa. Yung pa, may mga pictorial pa, lahat. May press con pa. Tama. So, kumbaga, napaka, ano, pero ang problema naman doon, siyempre, number one, nakakontrata ka, kontrolado ka nila. Yun. Mm-hmm. Okay, tapos nung dati, wala pa namang mga social media na po pwedeng maglabas ng music, katulad ng mga ginagawa ng mga unsigned, yung mga parang independent. Yes, diba? Sila, gagawa lang sila. May tinatawag ng mga underground artists. Underground. Oo. Yung tipong gagawa lang sila ng isang, tumutugtog lang sila ng ganyan, tapos i-upload na nila kung maganda boses nila, talaga malinis silang tumugtog. Tama. Nagkakaroon sila ng dahilan para makilala. So, may sikat, di ba? Oh, tsaka iba na kasi ngayon eh, di ba? Yung nasabi mo may social media na, miski nasa bahay ka lang basta may cellphone ka na maayos, oo, na kukunan mo na sa gamit ka mga gadgets mo. Then imbawa, ano ka, medyo nahihiya ka, gawin mo lang 'yung sa kwarto, di ba? Tapos i-upload mo. Totoo. Puputok at puputok dahil magiging viral, di ba? Mm-hmm. Oo. Doon mo mapapakita yung talent mo eh. Totoo. Yun yung parang... Yung walang harang ba? Oo. Kasi katulad niyang sinabi mo, pagka nasa isang label ka, lalaban, major label, tapos nakakontrata ka, parang they will ano eh, they will dictate you kung ano yung dapat mong gawin. Which is masakit, di ba? Oo, di ba? Sa artist. Pero kung talagang ang pagka-depende mo naman sa buhay mo, kung talagang gusto mo lang na maging sunod-sunuran, eh choice mo yun. Choice mo yun, choice diba? Mo yun. Pero hanggang saan, di ba? Oh. Eh, ang problema natin ngayon dito, kahit na anong larangan ang ginagawa ng buhay, sa buhay ng tao, lahat araw-araw may pinapanganak. Oo. Araw-araw may pinapanganak na engineer, araw-araw may pinapanganak na mga, kung sino man mga artist, di ba? Na po pwedeng magkaroon ng talent na katulad ng, o ginagawa ng iba. Oo, tama. So, ibig sabihin, po pwedeng mapalitan in an instant o araw-araw po pwede, maraming rason na nangyayari para po pwede kang mapalitan balang araw, di ba? Mm-hmm. So ibig sabihin parang malaking bagay yung hindi mo nagawa yung gusto mo tapos umidad ka. Mm-hmm. Alam mo yun, parang meron kang gustong gawin pero napigilan ka dahil nandun ka nga sa isang record label na dapat sumunod ka kung ano yung gusto nilang idikta sa iyo, na dapat ganito lang kanta mo, kung ano yung formula natin dati, dapat yun lang din ang sundan natin. Dahil doon ka nag-hit eh. Pero ikaw, mabalik ako sa iyo. Sa tingin mo, nakawala ka na sa ganung ano? Ay, oo naman. Image? Kasi nag-solo ka na. Wala naman yung dalawa, di ba? Nag-solo ka na. Okay naman, okay naman. Okay naman. So, bakit ka nga nag-solo? Yung totoo? Na, baka buti tayo 5 oras dito. Umiyak pa ako. Hindi. Okay lang. Pero kumbaga, sa akin naman, as a solo, mas, syempre, mas na-express ko yung sarili ko kung ano na yung gusto kong tema, konsepto, kung ano rin yung gusto kong mangyari dun sa music. Pag, kahit hindi tayo ganun kagaling sa music dahil syempre iba na may mga music producer, okay. Di ba? Pero kahit paano nakakapag-ambag ka. Mm-hmm. So iba pa rin yung kasiyahan talaga na pag halimbawa nasunod mo rin talaga yung... Tsaka may mga naniniwala pa sa music mo. Ayun naman. Na sumusuporta pa sa'yo. Awa ng Diyos, di ba? Dami sila. Marami. Dahil dyan, inumin natin to. Tubig muna, tubig. Lugi ko ha. Mamaya na yung kape. Loko-loko rin ito eh. Alak din yun. Sige, ito muna. Wow! Nasang blade! Sarap. Gumuguit sa tiyan. Kaya nga ayoko, gumuguit sa tiyan. Baka bigla mawala dito. Baka magpunta ako sa CR bigla. Okay, sige. So ano yung susunod nating pag-uusapan? Oo, yun nga. Tungkol pa rin sa mga indie artists. Mm. Diba? Ang laki ng... Biglang putok sila, di ba? Oo, sila Moira, Four of Spades nga, December Avenue, Autotelic, di ba? Hindi, kung titignan mo naman yung formula nila, iisa eh. Muro hugot eh. Hugot, mostly. Kasi yun naging trend ngayon. Oo, yun ang ano, masyadong anta. Lahat naman dati pa eh, lahat naman. Ang Pilipino kasi talaga, ang pag-ibig talaga nasa musika eh. So ibig sabihin, yung mga kanta na ginagawa tungkol sa pag-ibig talagang click talaga sa tao, sa Pilipino lalo na, ang sitwasyon lang mas lalong lumalim ngayon, alam mo yun? Oo.
na parang ultimo mga bata ngayon eh, nagpo-post sa Facebook tungkol sa pag-ibig. Kasi nga, dahil nga sa social media yan. Yan influence nga ng social media. Oo, di ba? Parang doon diba na nakasentro yung, ano, yung utak ng mga kabataan. Which is parang medyo may konting lungkot ng personal para sa akin dahil siyempre, imbis na kung ano yung dapat gawin, kung ano-ano yung dapat na mas gawin, tulad na mas pag-aaral. Mm. Wala nga ako nakikita nagpo-post na pag pinagbubuti ko ang pag-aaral ko dahil bukas may exam kami. May nakita ka bang ganon? Walang ganon. Wala eh, di ba? Diba? Minsan nagpo-post na talagang ano, umiiyak dahil ano, mas nasaktan daw siya. Ganon. Paghugasin mo ng pinggan, di marunong. Ano mga hugot bata? Hugot talaga, di ba? Yun yung parang sa tingin ko na parang, ako personal ko, ako may anak, pero kumbaga dapat ituruan ko sa i-balance din yung sa araw-araw. Eh, magulang, bilang magulang. Okay, yun lang naman. Nasabi ko lang. Pero anong masasabi mo doon sa K-pop? Ay, K-pop? Ay, magaling yan. Kasi di ba, halos lahat tinatangkilik ang K-pop eh. Di ba? Pati music, and then pati passion. Yung mga, oo, yung style nila, pati yung mga pati pagkain, K-drama, di ba? Then recently, nag-concert ang Blackpink, sobrang daming tao. Ayun ba yung nagkagulo pa sa airport? Oo. Yung nagka-stampin ba? Hindi naman stampin, pero nagkagulo. Hindi ko alam ba't pinagkaguluhan eh, no? Mga kulay lang naman, black tsaka pink eh. Oh, yung mga babae yun, di ba? Yung grupo ng mga girl. Ano ba yung kulay ng panty, black tsaka pink? Malamang ano, pag hindi nahugasan, di black na. Pero una sinuot pink. Pink muna, no? Oh, pag malamig pa doon. Oh, di ba? So bihira, makamihira magpalit. K-pop eh. Pero siyempre, iba pa rin yan. Siyempre, tignan natin reaction ni Rochelle kung meron. Kung tungkol sa Blackpink. Hindi, kumbaga ano naman yan eh. Kahit na, siyempre, mga K-pop, talagang in-invade talaga nila yung music scene ng Pilipinas eh. Oo, kasi tulad nga nung isa sa nabasa ko, kaya daw tinangkilik ang K-pop kasi bukod sa Asian niya, kasi alam mo naman Asian eh, so medyo malapit sa itsura sa natin sa mga Pinoy, di ba? Oo, sa itsura natin hindi tayo masyadong ano, nag-adjust pagdating sa hinahangaan. Oo, tapos diba? Na-adapt rin yung ano, yung yun nga, yung fashion nila, di ba? Tapos nakikita pa sa mga Korean novela na ang ganda ng bansa nila, di ba? Parang ang gaan lang tignan. Actually, ang una naman talaga nag-invade talaga, hindi naman yung K-pop, di ba? Yung Korea. Ang una talaga nung araw para sa akin, yung Taiwan. Taiwan. Yung Meteor Garden. Yan ang pumatay sa amin dahil nung mga panahon na yon, nabaling ang atensyon ng tao nung kaputukan nung salbakutan nung araw, diyan nabaling ang tao. Ah, okay. Ito seryoso to kasi nung kasikatan namin nung araw, sumabay yung CF4. Oo. Oh. Kaya ano naman pakialam ng tao sa mukha namin, di ba? Siyempre maghahanap ng pogi. Apat pa, kahit di mo maintindihan. Parang ano, no? Salbakuta diba? Versus F4. Hindi, totoo, sa totoo nangyari yun. Talagang isa yan sa pumatay sa amin. No? Kumbaga, hindi naman pumatay, napunta dyan yung attention. Oo. Parang ano yun eh, mga mid-2000 ba yan? Oo. Mid-2000 nangyari. Mga 2003, 2004, di ba? 2004. Oo, kasi alam ko, dyan rin nag-start sa mga TV yung mga K-drama eh. Yung mga... Yun, doon na sumunod yung mga K-pop. Yung mga Endless Love series, di ba? Na nag-release din ng mga theme song dito na dinab sa Tagalog, di ba? So, nagustuhan rin ng mga Pinoy yun. Kasi nga, unang-una sa lahat, dahil ano eh, nakakuha tayo ng alternative na pwede nating hangaan na halos kadikit din. Siyempre, Asian, sa itsura din ng Pinoy. Kasi nung una, di ba, nung wala pa yung mga K-drama, ang pinapanood pa yung mga Mexican eh. Oh, yeah, diba? Si Marimar. Oh. Ayun, nagkaroon nga, tama ka, nagkaroon ng alternative na Asian, tapos mas magaan ng tingnan. Oh. Kasi medyo light yung mga istorya, tapos yung itsura, unlike kung Mexican or Western, medyo parang strict yung dating, di ba? Oh. Eh kung mga Koreans eh. Oh, tama. Kumbaga, diba? Mas dikit sa itsura ng Pinoy. Tsaka yung mas young audience, mas na-appreciate nila. Totoo. Diba? Ayun, nagdire-diretso na hanggang sa kung sino man yung mga lumalabas. Si Psy, diba? Gangnam. May mga sayaw-sayaw pa. Hindi mo trina yon. Yung sayaw? Hindi. Wala akong paa para dyan eh. Ayun. So, ibig sabihin, ang K-pop talaga napagaling talaga. Oo. Worldwide na sila. Hindi lang sila isa-isa. Miski hindi naiintindihan ng ibang mga Pinoy yung pinagsasabi.
tinatangkilik pa rin. Ang hirap nun, di ba? Pero iba, nag-aaral na eh. Ng makakapag-adjust Korea, ka sa music nila. Korean no? language, di ba? O, dahil din sa K-pop, marami na mga... Tsaka isa pa pala, dito sa Pilipinas, miski sa mga magpunta, ang daming Koreano eh. Diba? Baguio, Angeles. Cebu, di ba? Okay, yun nga, yung napag-uusapan natin tungkol sa OPM and then ngayon yung tungkol naman sa K-pop. Mm. Oo, kaya kung bakit tinangkilik, di ba? Okay, siyempre, kumbaga talagang, katulad na nga sinabi ko kanina, yung pinag-uusapan natin na talagang nagkaroon ng ano alternative na hinahangaan ng Pinoy. Oo. Na dikit sa itsurang Pilipino, di ba? Na Asian, ganun. Tsaka ano eh, tsaka ibang klase daw kasi yung preparations eh, na ginagawa ng mga K-pop artists, eh, di ba? Kaya nagiging ganun sila... fluent sumayaw. Oo. Parang hindi basta-basta kumbaga talagang mahabang panahon na na preparation ang ginagawa sa kanila. 'Di ba? Yung paggalaw nila, yung pananamit nila, 'di ba? Para talagang talagang sila ayos na ayos. As maging idol sila ng karamihan eh, 'di ba? Parang sinabi nga yun nung in-interview mo Momoland. Oo. Na talagang iba daw yung training na ginawa nila. Parang talaga. May isang ano, isang camp, 'di ba? Na parang ilang months sila mag-i-stay doon. Parang maging ano talaga sila yung sa sayaw nila, sa kanta, pati acting eh, 'di ba? Parang perfect nila, ganun. So sana may ganun rin dito, 'di ba? Hindi lang basta isasabak mo 'yung artist bakit may kanta na. 'Di ba mayroon namang mga ano, may mga institution naman na parang katulad ng ginagawa ni Kuya Benny, parang sa pero ano, hindi ganun kalalim 'yun. Oh, may mga music camp din na ginagawa dito, 'di ba? Misa out of town pa 'yun. 'Yan. Katulad niyan ni Sir Benny, tsaka nila Sir Ryan Kayabyab na may mga music camp na ginagawa tungkol sa songwriting 'yun. Okay, ganun talaga. Kaya talagang kahanga-hanga ang mga K-pop. Gustong-gusto ng Pinoy. Oo, tama. Ayun. Ano pa ba yung mga pwede nating pag-usapan dyan? Oo. Yun, bukod dyan, Mel, Bendeatha, ano masasabi mo doon sa mga, ano, sa mga, yun nga, original music, tapos yung mga naglalabas ng mga revivals naman na artists? Siyempre, number one, pag nag-revive ka, alam na agad yung kanta. Mm-hmm. Diba? Pero siyempre, mas challenging pa rin yung original talaga yung music na ilalabas mo. Mm-hmm. Parang sa amin, nung panahon na sa Salbakuta, yung Stupid Love, revival pa rin yun. Mm-hmm. So kumbaga, alam ng tao, hindi alam na kabataan yung Evergreen halos. Yes, pero yung mga may edad, alam yung kanta ni Barbara Streisand na yun. Mm-hmm. Pero nakuha lang namin yung, hindi naman matatawag na, simpleng formula lang na rap na nilagyan ng chorus na love song. Oo. Na sikat. Mm-hmm. So, kumbaga, sa mga ano naman, sa mga gumagawa naman ng original music para sa akin, syempre, mas iba yung challenge nun dahil unang-una sa lahat, original to, urig to, kailangan magustuhan to. Paano ko ngayon na gagawa ng atake to? Na gagawa ko ng isang kanta na ako ang nasunod. Mm-hmm. Na original ko. Diba? So, yung kanta ng Stupid Love, talagang sariling gawa nyo yun, hindi dinictate ng label ninyo before. Dahil meron namang ano eh, nung panahon naman na yun sa label namin noon, may pagkakataon ka magawa yun dahil kaya nilang bayarin yung rights eh. Oh, hindi nila sinabi, eto gumawa kayo ng rap tapos lagyan nyo ng ganito. Wala namang ganon. Kumbaga, kung meron daw lang na i-revive, aalamin nila kung sino yung pwedeng ipagpaalam. Mm-hmm. So idea nyo talaga yun na ilalagay namin itong kanta ni Barbara Streisand. Actually, idea ni Bossing yan, ni Andrew E. Okay. Ayun. Bukod doon, may mga ginawa pa kayong katulad din gano'n? Medyo nagkaroon na ng higpitan dahil nung nalaman ng Warner nga na pumutok yung Stupid Love, medyo nalimitahan na yung pag-re-revive. Oo, kasi di ba sa Pinoy music, parang kayo yung nag-start niyan eh. Kung natatandaan ko eh, yung hip-hop group or mga rappers na... nag-rap tapos may English na may ginamit. English na ginamit yun, or Tagalog na kilalang kanta, di ba? May mga nauna na rin pero ang ginagamit naman nila Tagalog. Tagalog. Okay. Pero yung English ka parang kami ata nagsimula parang ganoon. Oo, siguro meron din pero hindi lang siguro ganoon nakilala. Mm-hmm. Pero ito lang kasi yung Stupid Love na sobrang
Oh, no. Pumutok lang talaga. Pumutok. Nagkataon lang talaga. Naging movie pa, di ba? Movie, phenomenal hit. Diba? Phenomenal album, ganyan. Yes. Lahat na lang kung ano, phenomenal yan. Oh, phenomenal. So, I suppose malaki ang royalty mo niyan. Ang laki na nakuha Next mo. Next question! Bakit naman? Siyempre, ganun talaga, di ba? Sumikat yung kanta. Siyempre, hindi lahat. Iisipin ng mga tao, wow, sikat na to. Hindi lahat. Kanta, sikat na si Bendeatha. Kaya, hindi lahat. Kaya siguro umalis sa grupo. Walang ganun. Siya yung pinakamayaman dyan. Umalis talaga. Sakit naman nun. Hindi ko umalis, pinalis ako. Sorry for the word. Ayun, tagay muna. Mamaya na. Hino ko. O yun, pero parang, siyempre, nawawala ako. Ano yun mo sinabi? Hindi, na kaya ka nag-solo, ikaw yung pinakamalaking nakuha dyan, laki ng loyalty mo. Di. Kasi mas mabigat alam naman nila yun. Kaya so may timbang yun, ganon. So nakabase sa timbang yung royalty. Hindi, pero sa totoo lang, mahirap magsinungaling na wala kami natanggap. Hindi namin alam kung bakit sinabi may utang pa raw kami sa studio. Based sa royalty, wala kayo natanggap. Dahil, yun nga, dahil wala nga talagang so, ibibigay. So bumawi na lang kayo sa mga gigs, sa mga shows. Ayun talaga ang bawi. Yun naman talaga ang bawi nun. Yung kaputukan talaga. Pero yung kung aasahan mo yung legalidad, dahil sa katotohanan, nung araw, wala kaming alam eh. Ano ba alam namin? From zero to, from nobody to somebody. Alam mo yun, parang, siyempre, uy, nakakapag-show na tayo. Uy, nakikita basta tayo sa TV. Gusto nyo lang maglabas kayo ng album. Wala kaming alam doon, diba? Sa mga legal-legal na ganyan. Wala. Eh, yung time na yun, yung year, anong year yun? Year 2000, 99. Kalakasan ng CD niya, ng, may cassette pa ba noon? Ay, oo naman. O kalakasan ng mga physical albums, di ba? Oo, oh, ang report sa amin, for platinum daw yun eh. Oo. Hindi na alam kung kasi CD o ano. Kasi that time, yun. ang gold yata, hindi pa binababa. 20,000 or 10,000? Hindi, 20,000 talaga ang gold. Ang platinum is 40. Oo. Ang pinaka-standard nung araw, di ba? Ano yung ang pinakamataas na narating nung... Yun, 4 platinum da, nga. 4 platinum, no? 4 platinum. Tapos yung soundtrack nung Stupid Love, alam ko platinum yun. Eh. Oo, grabe. Tapos pag mall show, dami yung benta siguro. Maaari. Dahil halos tumatagal kami ng ilang minuto, mga 20 minutes, 30 minutes para pirmahan mo yung... Mga bar tour ninyo pa, no? Oo. Tsaka yung mga record bar tour. Oh, yung mall tour? Oo. Oo. Tsaka, di ba dati nauso rin yung kakanta ka sa record bar? Oo. 8 million pesos ang isang platinum record. Wow! 8 million. 40,000 times 200 pesos, di ba? Hindi. Hindi. Ang royalty? Hindi, yung ang CD or cassette. Ang cassette, 150 ang CD nun, 400 pa eh. Oo, 350, 400. Di ba? Diba? Tama ba, bro? 40,000 times 400. Oo. Kung sa CD natin yun, di ba? Ibabase. Oh. Ibase mo na lang sa cassette na 150. Oh, 150. Yun na lang. Oh. Times 40,000. 6 million. Grabe. Ilang kayo dyan? Tatlo. Tigit 2 million. Naku ah. Wala, nagastos na nila yun. Wala na yun. ganun talaga. Anyway, so, ito lang masasabi natin dyan sa mga... pumapasok talaga sa mga record label, ang pinakamaganda dyan, alamin nyo kung ano yung talagang nakapaloob dyan sa mga pinipirmahan nyo. Eh, yung time na ano may physical album pa, di ba? Wala pa yung digital noon. Paano pa kaya kung may digital pa noong time na yun, di mas malaki yung kinita nyo, di ba? Nila. Nyo. Nila. Siyempre, part ka pa ng grupo dati. Nila pa rin, di ba? Wala nga kami nakuha. Di ba? Eh, siguro, yun nga lang, parang, katulad ngayon, parang digital na, di ba? So, dapat yung mga bagong artist, kung sasabak sila sa mga, ano ba tawag dito, sa mga record label, alamin nila, pag-aralan nila, sanggunin nila sa abogado nila. Diba? Ayun nga lang, parang yung ano, parang nakakalungkot na lang kasi wala ng physical album, di ba? Puros digital na lang. So, nakikita mo sa mga malls ngayon na yung mga physical stores, katulad ng mga Odyssey, Astro Plus, Astro Vision or iba pa. Wala na eh. Nag-shutdown na. City, wala ilan na, na lang diba? Siguro yung mga natira. Halos na, wala na. Mabibilang mo na lang sa daliri mo sa kamay, di ba? Yung, so, yung tindahan ng mga CD, no? No. Ayun yun, di ba? Parang wala eh. Ang bilis talaga nung nangyaring ano. Anong word ito? Parang evolution ba to? O transition, di ba?
Wala, kumbaga biktima na rin tayo ng ano eh, ng pagtaas ng ng buhay, pagtaas. Na katulad niyan, dahil sa technology, internet, teknolohiya. Oh. Ganun talaga. Oh, mabibilang mo na nga lang sa daliri mo sa kamay yung mga stores ngayon ng Astrovisions, Astroplus, sa mga malls, oo. Oh, wala nang record bars halos, 'di ba? Wala na. Strip bar na lang maraming yun sa Quezon Ave. Alam mo yan. Oo, oh, at saka isa kung... Alam mo yan. Pasado mo yan, kaliwa kanan, di ba? Papunta doon sa circle, di ba? Oo. Oh. Okay. Wala yun. Ano pa ba yung ano yung ating... Ano kaya tuloy ibang mga ano, ibang mga artists ngayon, mga singers, buwabawi na lang sa mga events eh, or concerts, eh, di ba? Totoo. Oo. Kasi napakadali ng pakinggan yung kanta nila, ina-upload lang nila. Oo. Kaya ang dami na rin ngayon yung ibang labels, bukod sa recording label, nag-ano na sila ng events para sa artist nila. Diba? Sila mismo yung nagko-conduct. Nagpo-produce. Nagpo-produce. Oo. Yun. Yung mga live musicians. Oo. Yung mga talent fee naman ng mga live musicians. So, para sa akin kasi, bibigyan ka ng ganito ng isang bar o itong ano namin, itong presyo namin sa tugtog. Pag hindi mo tinanggap yan, may kukuha yan eh. Oo, meron. So, wala. Kaya bago eh. Diba? Nagsisiksiksi ka na eh. Mm-hmm. So, paano ka makakawala doon sa siksikan? Tumabi ka. Eh, may nagpapatabi sa'yo ng ganito na, oh, ito lang bigayan. Okay pa sa'yo. Tatanggapin. Yung iba kasi, nag-risk sila, diba? Nag-take risk sila. Okay, tatanggapin namin. Magkano ibibigay nyo per night sa amin as a group. Natutugtog kami ng 3 sets of 45 minutes sa isang bar. Actually, ang bayaran na nga ngayon hindi na per group eh, per head na. Okay. Per head na kasi nung time na So pag lalaki dalawa bayad. Nung time na may hinahandle pa akong ano, hinahandle pa akong bar somewhere sa Timog Morato. Kasi pag sinabi mong as a group, bawa sabi mo, lima sila ron. 7,000 tapos pito sila, di ba? Oh, lima, pito. Pero yung iba kasi ginagawa nila ng paraan na, ano, bawa, ang vocalist sila tatlo, gagawin lang nilang dalawa para bawas isang tao. So, anim na lang yun, 7,000 pagkahatian nila. So, ngayon, napapansin ng ibang mga, ano yun, ng mga ibang bars na parang kung ano yung sinabit nilang profile, hindi ganun yung sumasampay. Yung bilang na sumasampay. Dahil nababawasan niya. Kaya ang ginagawa ngayon per head na lang. Hmm. Kung 800 per head times 5 or times 6. 4,000 kung lima man sila. So yung iba ganun ginagawa ah, para ano hindi sila mautakan siguro. Eh, ano, kanya-kanyang tusuan yan eh. Mm-hmm. Yun lang yun eh. Royalty. Oo. Yun, yung royalty nga na ano na ni Bendeatha. Discuss niya na. Eh wala, eh talagang ganoon eh. Talagang kung ganoon lang din ang sistema talaga, walang unlad yung bayaran pagdating sa mga banda. Mm-hmm. Ang maganda naman diyan, habang nandiyan para sa akin, sipagan na lang, kumuha na maraming kanta, kumuha na original. Mm-hmm. Eh di makasurvive sila doon sa ganung klase ng estado na ibang klase ng magiging bayaran nila pag nakapagpapotok na sila ng hit nila. Oo. Yun talaga ano. Pero iba kasing recording label ngayon. Hindi ko alam ah, bakit ang tagal nila mag-report ng royalty sa mga artists? Tinatago eh. Composers. Di ba? Tinatago nila eh. Sila lang nakakaalam nun eh. Years na ang dumadaan, pag nag-request yung mga artists, parang hindi pala maibigay yung tamang o yung tamang request or yung report. Di ba? Ano, parang hindi o ayaw ibigay. Parang ganyan, inuunti-unti. Or may priority silang binibigyan talaga ng royalty na art. Palakasan, gano'n. Hindi sumali sila sa Olympics. Palakasan pala gusto nila eh. Mm-hmm. Eh wala, eh gano'n ang sistema. Sana yun yung unti-unting mabago. Oo. Kasi mahirap pag, parang, sana may magsimula ng gano'ng kaayos. Mm-hmm. Para maging ehemplo ba, para sa akin. Kasi matagal na sistema yung ganyan eh. Mm-hmm. Na parang, hindi ganun ka-transparent ang ano yung pakikipag-deal mo pagdating sa ganyan. Eh, nakakalungkot. Tama. So, kumbaga bumawi na lang talaga sa mga gigs, sipag. Gigs, concerts, di ba? Kaso, kung ang kalaban naman ng totoong mga singers ay yung mga non-singers na mas tinatangkilik ng mga ano. Eh, di ba? Yung mga artista
na binibigyan ng album na mas bumibenta pa dahil mas marami silang fans. Yun. Dahil mas visible sa TV. Tama. Di ba? Ano yung mas makikilala? Yung kilala na walang talent o yung talent na hindi kilala? Siyempre. Oo. Di ba? Yung may talent ka pero hindi ka kilala. Pero kilala ka pero wala ka naman talent. Oo. Ito ma-adjust to eh. Mm-hmm. Dahil siyempre kikilala. Kahit anong gawin ito, kahit maghubo to eh. Di ba? Kahit maghubo, tumambling yan, maghawak ng sulo sa ibabaw ng bubong nila sa bahay nila. Sisikat yan sa lahat ng trip niya eh. Oo. Hanggang sa abutin niya yung pagkanta kahit hindi sa magaling na singer. Tsaka pagka nanood ka ng concert na parang nanonood ng variety show. Eh doon na lang nila dinadaan dahil di talaga sila singer. Ang daming guest artists, di ba? Eh doon na lang binabalanse. Oh, guest ko si ganito, guest ko si ganya. Para siyempre yung attention ng tao, hindi talaga 100% ma-focus sa kanya. Oh. Tanginan to, wala naman talent tong hype na to. Tanginan to, kilala lang to eh. Eh, give the benefit of the doubt na talagang gano'n ang sistema ng ano. Mm. Kung sino yung kilala, yun ang mas tinatangkilik ng tao eh. Hindi natin po pwede nakawin yung sitwasyon na gano'n. Pero siguro, itong mga artists ito, hindi rin naman sila pinipilit eh, ng mga producers. Ay, bayad yun eh. Oh, tsaka gusto nila yun eh. Gusto rin nila. Siyempre, sasakyan nila yung ano. Oh. Yung hype nun, di ba? Mo, ikaw, as ano ka, artista ka, mapupuno mo yung Araneta Coliseum dahil diba? Concert ka. Diba? Siyempre, malaking bagay din yung sa mga kung sino may kukuha ng guest. Kasi naging party sila nun. Mm-hmm. O, pinagpaparty-partyhan nila yung kinita nun, di ba? Hindi lang dito sila nagko-concert, pati sa outside Philippines, di ba? Mm-hmm. Na bumibenta rin naman siguro. So, ngayon talaga, ang pagkanta para sa lahat. Kahit sa hindi marunong, tsaka sa marunong. Oh. Kasi pag gumawa sila ng album niyan o ng kanta, 'di ba? Naayos naman sa recording studio. Eh. Siyempre, ayusin na 'yan. Dami ng mga ano ngayon, mga ano ba tawag dito, mga effects ba 'yan para panlinis? Auto-tunes ba 'yan? Pero pag pinakanta mo ng live, ah wala. Yari na. 'Yun lang din 'yung nakakalungkot, parang nadadaya din ang ano. Oh. Eh, ang problema naman, nagpapadaya din naman 'yung mga ano. Yung mga follower, yung mga fans. Pero hindi naman natin sinasabi, o hindi naman natin nilalahat. Oh, hindi yung iba naman, miski paano, nakakakanta naman. Oo. Diba? Sana nga, yun nga, ganun talaga. Ang pinakamaganda na lang dyan is, iangat na lang natin sila, supportahan na lang, ganun na talaga may sistema. May music video pa. Hindi talaga, kailangan pa nila yun. Siyempre, may views yun sa YouTube. Diba? Kita na naman nila yun. Sila pa yung nagtatap sa, ano, sa chart. Kakagulat, diba? Ngayon. Ano talaga? So ano pa yung bukod dyan? Ah, hinahigh blood ako eh. Hindi kasi ako marunong kumantay. Tagay muna. Daya mo ah. Bakit ano yan? Ano yan? Pompo. Soju. Soju. Eh, syempre, tangkilitin natin. Pinag-usapan natin kanina, K-pop. Korean. Oh. Baka may mag-sponsor niya, no? Padala naman kayo rito. Cash nyo na lang. Tsaka ganyan, no? Sige, subukan natin to. Woo! Tang inang gumuhit. Tang inang yan, sarap. Kakatulo pa ng ano. Ano yung susunod natin na... Pero at least masasabi natin na OPM naman is ano, buhay na buhay ngayon, di ba? Oo naman, nakakatawa. Kasi yung mga nakaraang taon, yung mga concerts sa mga international artists dito, talagang pinag-uusapan, di ba? Pero ngayon parang hindi ganun katunog. Mas marami yung nanonood siguro ng mga indie gigs, indie artists na gigs. Marami rin nanonood mga foreign artists, pero hindi na sila yung ganun talagang pinag-uusap. Talagang dinadagsa oo. Ng Pinoy. Mm-hmm. Diba? Eh, lalo mas, lumalalim mas na kasi. Mas tinatangkilik na rin yung mga ano, mga indie. Lumalalim na kasi. Sa Patis, okay ba yung ano? Oo, katulad ng mga Padis, ano mo, Padis Point Gigs mo, okay, di ba? Kasi, kumbaga, ang kine-cater naman talaga nila yung masa eh. Uh-huh. Kaya talaga... Well, pagka namigay ka ng cup or yung ano... Oh, yung quintas, oo. Oh, talaga masaya pa rin talaga. Pag binato mong ganon, may kapalit na ibabato sa'yo, mga panty nung nanonood eh. Di ba? On the spot? Oo! Oh. Doon tinanggal, doon din hinagis? Ay, hindi. Meron pala yung hindi on the spot sa... I-edit pa nila. Sa parking na lang. Sa parking. Uy, walang ganyan nangyaya. Yung mga kasama ko, meron. Ako, wala. Alam ni Kuya Boy yan. Oh, hindi naman kita sinisingle out.
Iliwanagin natin. Basta ako pagkatapos kong matang, papalit ako ng damit, tapos uwi na. Oo nga, ganun. Siyempre, na nga. Siyempre, pawis ka eh. Yung mga kasama mo, naiiwan pa eh. Iba yun eh. Ako din, na umuwi Bendeatha na ako. Iba naman yung kawago yun. Oh, iba, okay. Iba laro nun eh. Mm-hmm. Ako naman, alam, kilala mo ako, Per. Oo. Oh. Nakita na kita. sa SM. Eh, biro lang ko yun, biro lang yun. Hindi yeah, kasi matagal na po kami magkaibigan, kaya malalim na yung pagkakaunawaan namin. Tsaka ilang gigs na yung pinagsamahan namin, nakikita namin kung ano yung... Tsaka nakita talaga. Tsaka nakita naman talaga namin ang isa't isa. O yun, iba lang, ano pa ba? Wala po mga gantong ilaw-ilaw nun eh. Siyempre naman, kakaya kung maliwanag yun. Okay, ano bang ano bang usapan natin? Mas siyempre yung mga medyo dim yung ilaw pagka bar gigs. Siyempre, para romantic. Oh, romantic. Yeah. Siyempre, kumakanta ka ng mga love song din doon na rap eh. Diba? Tapos, anong pa natin? May naging isang issue din eh, di ba? Hindi man OPM or siguro music related to. Late last year. Yung national anthem daw natin is parang gustong palitan yung... Lyrics? Yung lyrics sa bandang huli. Ano masasabi mo ang doon? Ang mamatay ng dahil sa'yo? Yeah, I think. Bakit gusto raw palitan? May gustong mali yun. Ba't pa naman yung pinapakialaman nila? Nananahimik yun. Kinamatayan na nga nung gumawa yung kanta. Tapos, ikaw masakit sa'yo yun. Diba may ginawa kang hit song? Oo. Hit song mo pa, national anthem. Oo. Tapos, kinamatayan mo, tapos malalaman mo. Hindi, tsaka talagang kinamulatan talaga, di ba? Doon na nagsimula eh. Bakit mo pupunutin yung ugat? Mm-hmm. Papalitan mo ng bago? Tapos bakit mo tataniman ng panibago? Ayun nga eh. Di kung yung mga ganun, mga national anthem plus palitan na rin nila yung lyrics ng mga classic na kanta katulad ng mga Leron Leron Sinta, Bahay Kubo. Oh, diba? Tama. Di ba? Bakit kailangan pakilaman... Diyan nakilala, yan ang Pinoy eh. Yan ang Pilipino, tapos iibahin mo. Mm-hmm. Siguro, halimbawa, kinantayan ng isang singer, kung pop ba siya, o alternative, o rap siya, o rock siya. Mm-hmm. Pero para pa sa akin, parang version niya yon, pero hindi para gawing panindigan na. Oo, katulad sa mga sports events, may mga kumakanta ng ganyan. Misa may mga nakikriticize yung mga kumanta, bakit daw ganun yung pagkakanta. So, parang gusto nung gawin ng iba is kung paano kinanta yung traditional way, sana ganun ring kantahin ng artist na to. Tama. Eh, pero, di ba, itong artist na to, mapipilit mo bang ganun talaga yung pagkakaway ng pagkanta niya? Di ba? Eh kung ano siya, kung R&B artist, di ba, or katulad mo, pakakantayin sa akin. na may rap version. Pero sa silang. Pangit, di ba? Diba? Parang hindi maganda. So siguro ibigay na lang natin yung sakayo kantahin ng kung ano yung kanta. Mm-hmm. Kahit sabihin natin hindi ganun kagaling na singer, hindi ka ganun kagaling na artist, pero kayang ano, ibitaw yung kanta na kung ano man talaga siya, yung talagang tunog niya. Oo. Di ba? Parang kasi sa ibang bansa, di ba? Katulad sa US, pag may pinakanta sila na National Anthem, tapos kung paano kumanta yung artist na yun, ganun niya kinakanta, di ba? Pero nandun pa rin sa melody. Oo, yun ang maganda. Iba yung melody. Iba? Iba. Pero minsan may pagkaiba. May kulot. Oo, may mga kulot-kulot kung R&B, di ba? Eh siguro naman, kung ginawa man nila yun, one time lang yun, hindi naman na mismo yun ang gagawin kapalit ng buong, yung talagang kanta, di ba? So, kanya-kanyang style yan. Pwede rin naman siguro. Dito kasi, nakikriticize yung ganun. Sa kanila, hindi. Diba? Sa atin bawal. Si Martin, diba? Yeah, yung iba kasi... May tao si Martin. Yung iba kasi nakikriticize eh, diba? Sana daw yung beats or yung pagkakanta ng yung traditional way, ganun pa rin yung gawin. Diba? Para sa akin, yun ang dapat talaga. Kasi, sana hindi nila kinuha na lang yung artist na yun. Umuha sila lang iba, nakakayanin yun. Kinuha nila dapat yung original na kumanta. Hukayin ninyo. Diba? Paano nyo kakontrol? Baka magtakbuhan nyo pati yung boxinger, tumakbo eh. No? Yung mga bata, ilagay mo yun doon. No? Sa pag-plug ceremony. Yes. Okay, so before tayong mag-proceed sa usapang kanto, itong topic natin tungkol sa OPM, yung mga nanonood pala sa amin na don't forget to subscribe sa Homeworkz YouTube channel. Tapos, mag-comment kayo kung anong gusto nyo i-comment dyan. Sige, okay lang.
basahin natin yan. Gusto nyo magmura kayo, murahin nyo kami. Wala kayo sa buhay nyo, malalaki na kayo. Yung mga sponsor sa akin, mga gusto mag-sponsor. Oo. Oo. Open kami dyan. Yun, Bendeatha, ngayong solo ka na, no? Parang ano, parang talk show, parang akin to. No? Yes, Tito Boy. Ngayong solo ka na, may parang naiisip ko bang mga collaborations pa? Of course, do sa album, sa album ngayon, ko, marami, si di ba? JR. Sila JR, oo. Yes, si Chris. Si Luke. Si Luke, ito yung bagong single ko ngayon na Sanay Ako Na Lang. Oo, pero since ang dami nang nangyayari ngayon na collaborations na iba't ibang artist, iba't ibang genre, di ba? Hip-hop ka, tapos may, ano, alternative. May gusto ka pang, ano, ika-collaborate? Yun, bali itong gagawin kong bagong, sino? Hindi. Pwede, kung open ba siya eh. Hindi. Pero sa akin, ano, looking forward ako dun sa collaboration namin ni Wensie Cornejo. Wensie? Oo. Oh, okay naman na kami, Wensie. Tapos si Mark Tupas ng Shamrock. Yun, bali yun yung next target ko na ano na gagawing kanta. Wensie Cornejo ito, hindi yes. Yung Mel Chanko. Ay, hindi. Magpakailan oh, yun, mag... Nasiagaw mo ng rap, no? Si Tita Melang Chorus. Oh. Oh. Hindi, yun si Wensie. Kung i-offer niya yung live story mo, gagawin sa Magpakailan mo. Ay, hindi. Ginawa na yun sa Maalaala eh. Hindi, asal bakuta. Oh. Pero ikaw as Bendeatha. Baka, baka marami umiyak eh. Baka mataas yung rating. Ayoko. Bakit? Bakit? Sino iiyak? Sila. Ah. Kinala mo sila? Baka lalong magalit eh. Pero okay lang. Ako, kahit ano naman ako. Oh, pero kung ano, pero kung i-offer ka, okay lang. Oo naman. Sige. Sinong gusto mong gaganap? Ako! Na? Ako gaganap. Ay, kaya, gusto? Kaya. Pag iyak-iyak, oh. Dami ko niyan. Eh, leading lady, mga ilan? Misis ko na lang. Ah, kailangan? Oh. Sino ba? Sinong leading lady? Tsaka mga ilan yan? Siguro, isa lang. Isa lang yung... Hindi ako ikaw, pair. Ganun. Ano, siguro isa lang. Siyempre, yung... Oh, tsaka bibigyan natin 100% na totoong story. Oh, sino nga? Sinong... Para sa akin? Ang leading... leading lady? Hindi naman ako masyelan. Taga Channel 7 yan. Oo, oh, siyempre. Diba? Si Solen, okay na sa akin. Solen. Okay na sa akin si Solen. Ah, Solen. Pag... Solen Usap, yun. Oo nga. Okay na sa akin yun. Okay na sa'yo yun. May, bahala na, pero pag-isipan. Ayun, so yun yung mga kanta na ano. Kumbaga gusto ko pa rin mag-explore. Siyempre. Wensie. Oo. Kasi iba siyempre atake ni Wensie, di ba? So sa seryoso talaga, malaking karangalan din sa akin yun. Na actually anytime naman talaga gagawin natin. Tapos si Mark ng ano, 'di ba? Ng Shamrock. Mark, oh. Shamrock, mm-hmm. 'Di ba? Ayun. So kailangan pa rin natin mag-explore talaga. Siyempre, passion natin ang music. So basically, kailangan talagang gumawa ka ng kakaiba ba. Mm-hmm. Ano pala? Speaking of Mark, 'di ba, yung father niya. Oo, yung si Tito. Oh, condolence utol. Condolence. Oh. Ano pa? Ayun. Ay, Pepe Smith. Pepe Smith daw? Oo, oh, dedo na si Manong. Oo. Rest in peace po. Ayan ang unang ginawa ni, ano, ni JR sa ano. Kita mo naman yung score niya ron, di ba? Oo, nanalo siya dun. Yes, di ba? First episode yun, di ba? First episode. Oo. Galing nun, di ba? Oo. Iba. Si ano, James Ingram. James Ingram. James Ingram, di ba? Oh. Grabe. Mga icons, no? Oo. Sunod-sunod na eh, no? Ay, susunod. Eh, sa likod mo. Ah, ito. Ah, ito, dedo na rin yung si, ano. Eh, ganun talaga eh. Ganun talaga ang buhay. Pero maganda naman, meron silang alaalang... Naiwan, di ba? Naiwan, di ba? Tsaka, ano nga, yung achievements nila talagang malaking contribution sa sobra. Sa industry. Diba? Sila, dyan nagsimula lahat eh. Oh. Mm-hmm. James Ingram, international. Pepe Smith, sa local rock scene, talagang sila yung pinaka-god. Mm-hmm. Tawagin natin, Juan de la Cruz Band, di ba? Mm-hmm. Sobrang dami yan. Yung sa, ano naman, Bendeatha, yun sa mga nagiging viral hits ngayon, lalo sa YouTube, tulad naman kay Alex Gonzaga, yung Chambe, tapos yung kay Inigo Pascual, yung dahil sa'yo, ba? Yung dahil sa'yo. Dahil sa'yo, di ba? Laki ng contributions din sa, ano eh, sa OPM, eh, di ba? Kumbaga, kasi yung mga yun, may mga followers kasi. Mm-hmm. So katulad nga na sinabi natin naging kanina. Naging household name. Oo, naging household name. Tsaka,
gumawa sila ng ganyan, in-upload sa YouTube, may followers na sila bago pa nila gawin yun. Oy, so, automatic yun na, ano. Ang galing ng gumawa niyang tsambe. O, di ba? Si Cursebox. Oh, yung music, si Cursebox, di ba? Yung kakatawa. Kasama mo. Oo, oh, yung producer natin yan, si Cursebox. So, kumbaga talagang, hindi na natin talaga po pwedeng pag-isipan ng kung ano-ano pa. Talagang, artista si Alex Gonzaga. Mm. So, marami siyang followers. Makulit din siya sa YouTube. Oo. So, talagang marami siyang followers doon. Siyempre, nag-trip siya, gumawa siya ng single niya. Oo. Tsaka binaysa yun doon sa pamangkin niya, di ba? Ay, parang... Tawag niya doon sa pamangkin niya, di ba? Pati yung sayaw. Pati yung sayaw. Sayaw bata yun, di ba? Kaya kita mo, naging hit talaga. Ang laki ng views sa YouTube. Ilang million na yun, di ba? Ginagawa pa sa mga production number sa ASAP, di ba? O, noong nakaraan, sa nakapanood ko sa sinayo doon sa ABS, yung sa Going Bulilit, di ba? Ang cute, di ba? So, nakakatuwa. Dahil siyempre, unang-una sa lahat, dahil meron na namang isang viral na pumasok na katulad yan. Hindi, tsaka ano, original music. Oh, totoo. Original music. Hindi in-adapt. Oo. Diba? Original niya yung trip niya na yun na talagang nasakyan ng tao. Kaya, naging dance craze. Ano rin, malaki rin naging, o naging contribution sa OPM. Totoo. Diba? Pagdating sa ganyan, sa mga... So, ganun genre, diba? Wala, talagang hindi mo talaga masasabi kung ano sisikat sa hindi. Mm-hmm. Kahit sa, yun naman ba eh, you know, nag-rap si Alex doon, simple-simple, diba? Pero ang magdala talaga doon yung mismong, yung dance step din at the same time, pumutok dahil siyempre marami rin siyang followers. So that is his history na doon sa Chambi. So, yung masasabi natin na hindi naman talaga siya singer. Oo. Pero ang laki ng sa ibang bagay niya dinala eh. Oo. Sa pagpapatawa, sa kilos niya. Ayun. Pero meron din talaga yung mga singers ngayon na talagang ang laki ng hits or views sa YouTube patulad nung nangyari sa indie bands na Four of Spades, December Avenue, di ba? Nasunod-sunod yung naging hits. O yung Ben and Ben pa, di ba? Ang ganda punta sila sa mainstream. Yung iba nga lang kanta, di ba, ginawa mga theme song na ng mga movies or... Oo. Tama. Kumbaga, siyempre, automatic yan, kukuhanin ng mga network yan. Siyempre, kailangan nila ng isang magandang material eh. O, so si Moira, di ba? Oo, di ba? Yun nga, magkakasunod-sunod na talaga yan. Kumbaga, from underground to mainstream, ganun talaga yung ano eh. Ganun yung palitan nun eh. Mm-hmm. Parang kami, dati naman, nung rap, yung sa rap group naman, na Salbakuta nun, syempre, underground naman yan eh. Mm-hmm. Napunta naman sa mainstream nung nakita na ng tao eh, nung nagkaroon na ng fanbase eh. Tama. Ganun nga naman talaga eh. Kasi, kumbaga, ang fanbase naman talaga, pag dumami ng dumami, napunta ka na sa TV, wala, mainstream ka na. Pero kung once na hindi ka pa nakikita sa TV, yun, yung underground, di ba? Yung sa mga gigs lang. Oo. Kaya nga sila, miski mga considered mainstream na sila, tumatanggap pa rin sila ng mga gigs eh, doon sa mga bars. Kasi dyan sila nakilala rin. Oo, doon sila nagmula eh. Yun yung ugat nila. Tsaka kasi ngayon yung mga fans nila or mga supporters sila, mas satisfied silang pinapanood sila sa live gig kaysa siguro pakinggan. Kasi iba pa rin siyempre mas napi-feel. Oo, iba yung hype naman pa rin siyempre. Pag nakikita sila. Kaya yun yung nabasa ko nga, sabi ni Mr. C, OPM is live. Kasi nga mas nakikita yung mga ano, mas gusto ng mga supporters na pumupunta sa mga gigs. Sa tugtugan. So, para ma-feel mismo yung essence ng kanta. Mm. Diba? Tama. Ganun na kagaling din ang local fans eh. Oo. Diba? Ganun na sila kaano eh. Upgraded na rin talaga sila pagdating sa appreciation. Willing silang gumastos, 'di ba? Willing silang magpuyat, 'di ba? Or pumunta sa medyo malayo basta makita lang yung kanilang mga hinahangaan, tawagin natin. Bukod naman doon, may mga free shows din, katulad ng mga mall shows, nagpe-perform din sa mga malls 'yan. Mga radyo. So yung sa mga estudyante naman na hindi minsan medyo nagtitipid na ano. Tayo lang doon. Makikipagsiksikan. Basta mapanood lang, mapakinggan yung mga hugot songs nila. Diba? Malaking bagay na sa kanila yun. Ito yan. Ito naman mga artist na to, ano naman eh, na-appreciate din naman lang yung support ng mga fans. O, dapat diba? Lang nilang bigyan ng pagpapalagay. Oo, kung hindi dahil sa kanila, wala sila. Mm-hmm. Diba? Ang fans ang nagdadala sa artist, hindi artist ang nagdadala sa fans. Oo, sana iba dyan. Huwag sanang lumaki agad ng ulo dahil nagkaroon ng hit song, di ba? Hindi ko alam. Paano ba lumalaki yung ulo yung pagdating dyan sa mga ganyan? Hindi ko alam. Mayabang na, ganon? Oo, parang ganon. May power trip na, parang primadona na. Oo. Eh, wala.
Siguro may mga si ganong ano, artist eh. Si ano? May mga ganong artist siguro eh. Na, si ano? May star complex agad. Oo. Diba? Eh wala eh. Pagpatuloy nila yan, pag isang ano isang bagay lang mawawala sa kanila, mabilis mawawala sa kanila yan dahil ang dami mga katulad silang kanina. Ano, hindi, marami mga pumapalit eh. Oo, tama. So, yan, pag yan, hindi nila pinahalagahan, wala, kakainis sa kangkungan niya mga matarantado na yan. Hindi nila pinahalagahan eh. Dahil, unang-una sa lahat, binigyan ka na ng pagkakataon na ganyan, pagyamanin mo. Oo. Huwag kang kupal, huwag kang power trip. Hindi porkit ikaw yung sabi mo na sikat sa ngayon. Oo, sa ngayon. Oo. Eh, bukas paano? Wala. Kaya marami na piplip eh. Tama. Di ba? Marami mga nagkakaroon ng mga nervous breakdown, yung mga hindi matanggap na ano na sila, ganito na sila. Eh kung masaya ka lang, di ba? Okay ka lang. Na alam mo, marunong kang tumanggap na may papalit sa'yo balang araw. Yun ang pinakamasarap, yung may acceptance eh. Oo. Diba? Tama. Hindi ka tulad nun na ang tanda-tanda mo na hanggang insecure ka sa mga bata. Di, totoo, may mga ganun na kilala. Ayaw mag-move on? Ayaw. Gusto sila pa rin ang sikat. Tatanda na nila. Yung wala rito. De joke lang. Love you guys. See you soon. See you, mga guys na yan. Dati mga gays na yata. Bahala sa buhay nila. O yun lang. Di ba yun ang pinamaganda? Hindi naman ito yun. Parang kamukha ni Tisa eh. Then, gumaganyan rin. Pag pinaganyan mo, kamukha niya. O ito. Ay, wala. Yung isa lang, parang kawig ng isa eh. Yung pa yung pinakamagaling daw ngayon eh. Oh? Oo, balita ako. Bahala siya. Musta ka? Totoo. Oo, tama. Wala. Pagka nauna agad yung attitude. Oo. Tapos lalo pa pagka hindi na sumusunod sa management or sa record label. Wala talaga. Maano ka na, mawawala ka na sa linya. Yung hindi, yung pagiging, hindi na nagiging professional kausap. Diba? Oh, di ba? Pupunta mo ng ganitong oras, darating late. Oo. Manghirap yun, di ba? Mahalaga ang oras sa tao. Pagdating sa gig, gusto unahin na siya agad, ayaw maghintay ng matagal. Diba? Isa, minsan kayo, pag ganun mawa ako nag-organize, pag may nag-gumanon sa akin, pwede ba ako na maunin? Sabayan mo na, sabay na kayong kumanta. Diba, gusto marami mo? Yung kilalang ang ganyan. Yung halimbawa. Gago rin eh, no? Halimbawa. Dumating na late, gusto siya kagad. Hindi, may kilala akong ganyan eh. Manager ng banda. Gusto niya ayaw sundin yung sequence. Oo, yung sequence. Kasi diba? Nakagawa na yan. Gusto eh, ganito. Kasi may ilagari pa kaming ganito. Palaging ganun yung dahilan. Hindi rason yun. Kasi kinuha mo itong commitment. Kahit anong oras ka matapos dito. Tsaka bayad ka. Bayad ka. Diba? Maglagari. Katarantaduhan yung lagari. Ano bang term ng lagari? Para may susundan. Meron bang susundan na show, di ba? Meron pang isa. Oh. Hindi tama. Kasi kawala na respeto yun sa production. Hindi lang naman din ikaw na naiinip eh. That's the right word niya, respeto. Oo, hindi lang naman ikaw nag-aantay. Lahat naman kayo nag-aantay eh. Pero bayad kayo lahat, di ba? Bayad o. So, parte yun ang hanap buhay. Siguro paghihintayin na matagal eh. Kaya nga binigyan ka ng call time ng organizer or producer. Oo, na ganitong oras ka. Ganitong oras magsisimula, pero ganitong oras ka na dumating. Hindi naman kayo sabay-sabay. Usual yan, mga 2 hours before or 1 hour before. 1 hour, o. One and a half, ganun. Tama naman eh. Bahala sila sa buhay nila. Basta anytime po pwede mawala sa kanila pag di nila pinahalagahan yan. Tama. Sila rin ang mawawala. Alam mo naman, industry maliit lang, di ba? Sobra. Yung word of mouth na pag kumalat yan. Pag kumalat. Wala. Masakit yung balang araw, mawala ng respeto sa iyong tao. Mm-hmm. Yung tang ina, misop, nakasalubong ka. Oh, hey, hello, hello. Pero pag talagang puking ina, upal ng ulul na yan. Grabe. Huwag yung kukunin niya. Ganto yan. Gago yan. Puking ng inang yan. Hindot saka hindot-hindutan yung hayop. Oh, tinamaan ka na ng soju. Hoy, nakakaisang tagay pa lang ako nito. So ito ha, meron kaming open kami sa mga comments ninyo. So sulat nyo na yung mga comments nyo sa amin. And at the same time, kung sino yung mga sa tingin nyo yung mga tinutukoy namin, sulat nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Basta hindi galing sa amin yun. Hindi kami nag-name drop dito ha. Oo, tama. Tsaka sa mga susunod naming episodes, kung may naiisip kayong topic na gusto nyo ipadiscuss sa amin ni Bendeatha. Let us know. Baka kaya naman namin. kaya naman namin pag-usapan. Okay, kung meron kayong mga gusto na ipag-guest pala namin, kaya na bahala. Baka magawa namin ng paraan. Di ba? Kung sino man yan. Oo, wag na politiko ha. Pero kung mag-guest kami ng politiko, bayarin nyo kami. Oo.
Diba? Lalo pa malapit na eleksyon. Oh, malapit na eleksyon, no? Malapit na. Pag-usapan na lang natin yung mga politiko na tatakbo. I-interview namin kay ni P-Mac. Oh. On a very reasonable price. Gumagawa naman ng... Oy, kaysa kayo nagpapa-add kayo ng 300,000 sa ano nyo? Sa commercial nyo? 300,000 yun, di ba? Oh. Yung ano, yung sa prime time, by noon time, prime time, oh. Di ba? Si Bendeatha, gumagawa ng jingle to. Baka wala pa kayong jingle pang ano. Oh, pag-usapan na lang natin. Di ba? Tsaka yung ano nga, kaysa magbabayad kayo ng 300,000, di sa amin yun na lang ibigay. Oh. Oh. Meron pa kayong 1 hour para pag-usapan natin yung mga kalokohan nyo. Joke lang po. Pwede naman natin gawin yun, di ba? Oh, di ba? Special episode. Sponsored episode. Sponsored by our guest. Oo, di ba? Paid and sponsored by our guest. Tama, tama. Di ba? Ilan po. So, mag-comment lang po kayo at subscribe lang po sa Homeworkz YouTube channel. Dito sa Usapang Kanto po. So, hanggang sa susunod, Usapang Kanto. Hello sa mga kakantuhan namin dyan. Thank you very much. Mga kakantuhan, Happy Chinese New Year po. Kong Hei Pat Choy, babay sa inyo lahat. Thank you very much. Yes! Yes!